Okay, mga ka-solar, so nagbabalik tayo ngayon sa ating pag-install ng 16 kilowatts DAE inverter, ano? Kaya 16 dahil dalawang pirasong 8 kilowatts yan at yan ay ipaparallel natin. So, sa ngayon, ang topic natin ay yung battery cable, wires na ginamit, at yung mga controls para sa DC at saka AC parts. And sasama na rin natin yung mga communication cable. At lastly, yung wire ng city transformer. Okay. So, simulan natin, ano? Kasi meron nang nag-comment sa aking live na kung ano daw ang size ng wire na ginamit natin. So, mga ka-solar, lahat ng wires dito, mula sa inverter, papunta ron sa ating mga breakers na yan, ay gumamit tayo ng size 8. So, AWG yun, or American Wire Gauge. Ginamit natin na 6mm, mga ka-solar, ay devoted lang para doon sa connection palabas ng load side natin, no? So, dito, sa baba ng circuit breaker ng load terminal ng ating DAE inverter. So, naka-parallel yan dito. So, sa slave ito, sa slave at sa master. Ayan. So, naka-parallel yan, naka-connect yan dito. At yung ating pinaka-load papunta sa appliances, hindi home load mga ka-solar, yung mga EPS lang, yung mga mabababang load lang, ano. So yan ay lumabas diyan papunta ron sa ating mismong load na sa malayo kasi inikot yan. Dahil dun sa haba nung yung pinag-ikutan ng load side, kaya malaki yung ating wire para diyan sa load. Para maiwasan din yung power loss pagka gumamit ka lang ng maliit na wire. So, ngayon mga ka-solar, dito meron tayong AC isolator switch. Ayan. So, pag tinakpan natin yan, ito ang takip niyan, ano? Ayan. So, ang tawag dito ay AC isolator switch. So, itong AC isolator switch na ito, ay apat ang pole nito. At doon sa entrada, sa entrance, pwede tayong maglagay ng dalawang linya lang. So, live and neutral, no? And then, sa baba, pwede na nating i-distribute. At ganun nga ang ginawa ko dahil itong dalawang linya na ito ay pumunta sa master, yung live and neutral. At ganun din sa slave, live and neutral. Nilagyan ko ng ferrule, ayan, na kulay red and black para ma-determine ko agad. At nang pagpasok dito, alam ko yung neutral, no? So, LN, NL, NL. At ganun din dito sa ating ginamit na ACSPD kasi may marking na ito. So, saan ba ito ginagamit? Ito ay ginamit natin para sa control ng dalawang inverter natin na 8 kilowatts na pumapasok doon sa grid side. Ayan, oh. Sa grid port. Ito, grid side or grid port ng inverter. Okay, so ito yung slave, ito yung master. So, pumasok yan dyan. At siyempre, bago pumasok dyan, pinadaan muna natin sa circuit breaker. So, itong circuit breaker na to, ayan o, 63 amperes yan. Yung circuit breaker natin. Bukod doon sa AC, so, ito ay sa grid, ha. Meron tayong load na AC din, ha. So, ito yung na-explain ko kanina, yung number 6 ang wire palabas doon. At ang ginamit din natin dyan ay 63 amperes. Pero wala nang nakalagay na naka-parallel na surge protective device. So dito lang sa papasok dito sa may AC grid, no? Yun lang ang nilagyan natin ng ating SPD, AC SPD. Okay? So pares lang naman 'yan sa slave na inverter at saka sa master na inverter. Okay, so number 8 ang size dito. At ang susunod natin ay yung sa DC side. DC side meaning galing sa panels, no? Galing sa taas. So, ito, PB1, PB2 para sa slave na inverter. Okay? At yung size ng ating circuit breaker, nasa 20 amperes lang tayo. 20 amperes, PB2, PB1. Ayan, at syempre itong orange na ito, ito yung mga surge protective device sa DC for direct current. Ayan, nakalagay yan, no? Positive, negative. At kung makikita ninyo ito mga ka-solar, itong nasa taas na to, parallel connection yan. Ang tawag dito ay comb
bus bar. Parang yung supply. Supply, ano, comb bus bar. Para mas convenient na mag-parallel dito sa ating circuit breaker para sa PB1. At nang may connect natin yung surge protective device. Ayan. At ganun din dito sa PB2. Comb bus bar din ang ginamit natin dyan. Okay? At yung size ng ating PB cable ay 6mm. No? 6mm na twin PB cable ang ginamit natin. At madali lang ma-determine yung positive at saka negative dahil meron tayo nalagay na ferrule. Red and black. Ayan. So, same dito sa master. No? Master na inverter natin. Ay ganun din. 20 amperes ang ating circuit breaker na ginamit sa PB1, PB2. Ganun din. 20 amperes. At same lang yung ating surge protective device. At yung size ng wire, yun lang din. 6mm. Pareha. At ngayon, saan ba nang galing yung source nito? Nitong PB1, PB2 ng master. Of course, galing yan dun sa ating DC isolator. Yan, DC isolator switches, 2 piraso yan. So, bago yan pumasok dito sa ating circuit breaker na pang DC sa PB1 at saka PB2 ng ating master na inverter, ay dumaan muna dito sa ating DC isolator switch. Okay? So, check natin dito sa DC isolator switch. Ayan. So, ito yung sa para sa slave and para sa master. At ang magiging cover niyan ay ganito ang magiging itsura niyan pag natakpan na. Ayan, oh. So PB array DC isolator IP66 yan, ano? So Suntree brand. Ayan. So may kita nyo 4 pole din yan. Pag sinabing pole yan, 1, 2, 3, 4. Ayan. Ang connection ko rito sa DC isolator kagaya nung sa AC isolator, parallel lang, parallel. Ayan. So gumamit din tayo ng gland dito, cable gland, para mahigpit at hindi pasukin ng anumang uri ng insekto. Yun, twin PB cable nga ginamit natin na 6mm. Okay, so punta tayo ngayon dito sa ating battery cable. Ayan mga kasolar, ano? Dalawa yung battery natin. Yan, Lyudar ang brand. Pero ang laman nito ay CATL or CATL. Nang ibig sabihin ay Contemporary Amperex Technology Limited. So, yun ang producer ng CATL, no? Or yung CATL na battery. Ngayon, punta tayo dun sa ating circuit breaker. So, yan. Nasa 200 amperes na dalawa. Nakaparallel yan, papunta dun sa ating inverter. At gumamit nga tayo nitong ating terminal block. Yan, ano? So, makikita naman natin, ano? Lahat ng positive pumunta rito. Ayan, positive ng battery, pumunta rito, positive ng circuit breaker 1, positive ng circuit breaker 2, dito sila nagtagpo. No? So, parallel na yun para dito sa ating circuit breaker. Pero ang tanong, paano natin pinaralel ito? So, madali lang mga kasolar dahil apat yung terminal ports ng ating battery na Lyudar. Kaya ito, itong isang ito, ay dumiretso dito sa kabila. Ito ay positive, no? At ganoon din yung ating negative. Dito natin sinaksak, pinonek yan, tumuloy yan dito. So, parallel na yung dalawa. Doon sa nagtatanong, ano ba yung size ng battery cable na ginamit natin dito? So, mga solar, gumamit tayo dito ng 35mm na battery cable. Ayan. So, yan na yung tumuloy dito sa ating master at saka slave na inverter. Ayan. At pagdating dito, maganda yung wire na to kasi silicone rubber yung insulator. At hindi maiira i-bend. Ito medyo, although flexible, medyo mahirap nang i-bend dahil nga malaki yung size. Bukod dun, meron tayong mga communication cable. Ayan. Pagka nagpa-parallel tayo ng battery na Lyudar, kasi Seplos ang gamit nito na BMS. Pagka gusto mong mag-communicate ang dalawang battery, ano, since pinarallel natin yan, i-connect mo lang sa RS-485 at ganoon din sa RS-485 ng isang battery. At para makapag-communicate ito doon sa ating daily inverter, kailangan yung CAN port, ayan, CAN port, ay may connect mo dito. CAN port ng daily inverter. Ayan.
So, CAN. Ayun. Ganyan nakakonect. At yung parallel ng ating master at saka itong slave. Dito natin kinonect yan sa parallel A. Ayan. Mababasa ninyo. Parallel A. Tutok natin. Ayun. Parallel A. At dito sa parallel A pa rin. Ayun o. Parallel A. Yung kulay, yellow. At meron pa tayong ikakabit na sensor. Ano? Sensor ito para sa battery. Magkabila. No? Para in case na uminit-uminit yung battery natin, ay hindi tayo magkaroon ng problema. At magbigay ng signal papunta sa DC inverter para mag-shutdown. If in case, ganun ang mangyari. And syempre, last but not the least, ano, meron tayong CT sensor. No? Ito yan, yung split core na CT sensor. Pero kung mapapansin ninyo, magkaiba yung kulay. Kasi mga ka-solar, ano, susubukan nating lagyan ng extension itong wire na ito ng ating CT sensor dahil masyadong malayo. Malayo yung linya, siguro mga nasa 20 meters. Kaya naglagay na tayo dito sa ating tubo. Ayan, oh. Ayan, sa electrical pipe natin, no? Conduit. Ayan, para doon na lang idudugtong sa malapit sa may metro. Ayun, so ang size ng wire nga pala nito, number 20. So, ayun, bago magtapos nga pala, meron tayong grounding na ginawa, no? So, ang grounding natin ay same, number 8 din yung size ng wire. At kung may kita ninyo dito sa grid side at saka sa load side, yung pangatlong terminal dito para sa ground yan. So, yung ground natin, nakakonect yan sa body ng ating inverter. Ayan. At dito, nakakonect yan dito sa ating AC-SPD. Ayan. At yung pinaka kable natin, palabas, yung ground wire natin, ano, ayan, no? Palabas yan dun sa ating mahaba na ground rod. No, papakita ko lang. Ayan, no? May ground rod, ayan. So, bali 9 feet ang naibaon dyan dahil 10 feet ang buong haba niyan. At balik tayo dito sa connection ng ating ground, no? So, mula dito bumaba yan, yung kulay white na yan na ground, papunta rito sa SSPD. At kumunik yan dito sa DC, SPD. At ayun, kung makikita nyo to, nakakonek yan dito sa another DC SPD. At kung makikita natin ito, mga solar, no? Papunta yan dito sa DC SPD. At ito, DC SPD pa rin yung connection natin ng ground. At itong isang ito, itong red na to, itong black na to, ay pumunta rito sa DC SPD. At kasama nito, yung sa ground din na pumunta rito sa ating slave na inverter. So, nakakonect din yan dito. Ngayon, meron tayong isang ginawa na if in case masira dito, no, or mag-lose yung contact, gumawa pa rin tayo ng direct na connection mula dito sa master na inverter papunta yan dito sa slave na inverter. Para kung sakali masira man to, mag-lose connection, meron pa rin tayong isang SPD. So, ayun. Yun lang muna mga ka-solar, yung tungkol sa circuit breakers, sa control devices, at dun sa mga cable. Sana abangan niya pala ninyo yung complete na installation nito, yung parallel function ng ating dalawang pirasong 8 kilowatts na DC inverter. At ang kabuuan niya ay 16 kilowatts, no? Ganon din yung panel, 16 kilowatts. So, pansamantala, ang inyong ka-solar, si Solared.